Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napaka-sweet na istorya nila Maki at Trisha. Sa pagpapatuloy ng kanilang istorya ay pumunta sila ng Cebu para sa isang event ng Jelly Helmet. At sobrang tuwang-tuwa sila Maki at Trisha sapagkat nakakapunta na sila sa mga ganitong kalayong lugar. Nakakatuwa daw sapagkat noon ay pumunta sila sa Mindanao at ngayon ay nasa Visayas naman sila. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Isang dream come true daw para kay Maki at Trisha ang makarating sa Cebu gamit ang kanilang big bike na pangarap. Parang dati lang daw ay nangangarap pa lang sila at ngayon ay unti-unti nang natutupad ang kanilang mga pangarap na binuo. Umaga nun nang sinakay na ni Maki si Trisha upang sabay silang makapunta sa event. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw. Sa event na yon ay magkakaroon ng endurance na tinatawag kung saan nilibot si Maki kasama ang kanyang mga vlogger na friends sa buong Cebu at papuntang Negros. Babalik din sila, kaya naman sobrang nakaka-excite talaga ito para kay Maki. Sapagkat bukod sa magandang view doon, ay magkakaroon siya ng panibagong experience at memories. Oh, my angel, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang love? Nang nag-start na ang endurance ay naiwan muna si Trisha. Sabi naman ni Maki, kaya niya daw iniwan ang kanyang girlfriend sapagkat inaalala nito ang kanyang safety. Sapagkat ilang araw na rin kasi walang tulog si Maki, kaya nangangamba siya para sa kaligtasan ni Trisha kung sasama ito. Kaya naman minabuti niya nang iwan ang kanyang girlfriend upang ma-secure ang kaligtasan nito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulog. Nang sila ay nasa Negros na ay napahinto sila sapagkat napakadaming fans pala nila ang nag-aantay sa kanila. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Napakadaming taong magpa-picture doon kay Maki. Ang iba din ay nanghihingi ng sticker sa kanya. Nagtatanong din ang kanilang mga fans doon kung bakit hindi daw kasama ni Maki si Trisha. Kaya naman, ang sabi ni Maki, sorry po ha, kasi hindi ko sinama si Trish kasi para sa kaligtasan niya. Ilang araw na din po kasi ako walang tulog eh. At naiintindihan naman ito ng kanyang mga fans. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby,
Sobrang pagpapasalamat ni Maki sa mga nangyayari sa kanya, sapagkat dati lang daw ay isa lang daw siyang Food Panda driver at ngayon marami ng tao humahanga sa kanya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido ako. Nandun din si tatay na solid fan pala ni Maki at Trisha. Nagulat nga si Maki sapagkat kilala pala ni tatay si Trisha. Ang sabi naman sa kanya ni tatay, kilala ko po yun, lagi ko po kayong pinapanood, unang beses pa lang nakita pa lang kayo ni Ma'am Trisha. Kinilig naman si Maki sapagkat napaka-humble at napaka-bait ng kanyang mga fans. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako. Makalipas ang ilang oras ng kanilang pagbabiyahe, ay nakabalik na rin sa wakas sila Maki sa kanilang event. At pagkabalik nila doon, ay hinanap kaagad ni Maki ang kanyang miss na miss niya ng girlfriend. Hindi pa nga mahanap ni Maki noon si Trisha sapagkat wala pala doon si Trisha at kumain muna. Kaya naman hinanap niya muna ito upang surpresahin na siya ay nakabalik na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan. Nang nahanap niya na ang kanyang girlfriend ay tuwang-tuwa din ito sapagkat nagkaroon pala si Trisha ng certificate at medal sapagkat participant din siya. Pagkatapos nito ay nagplano na ang dalawa na umuwi sa kanilang mga bahay. Kaya naman sinutan na ni Maki si Trisha ng helmet. Oh my angel, angel baby. Pumunta din sila Maki at Trisha sa Mount Mayon, ngunit hindi daw ito kita sapagkat natatakpan ng makakapal na ulap. Kaya naman sila ay kumain na lang muna sa Jollibee upang magpatuloy na sa kanilang mga rides. Oh, my angel. Dumaan lang saglit sila Maki at Trisha sa mama ni Trisha at nung pauwi na sila ay may disgrasya na nangyari. Natumba si Trisha sa kanilang big bike. Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang totoo? Ang sabi kasi ni Trisha ay siya na lang daw muna ang mag-drive ng kanilang big bike papunta doon sa gasolinahan. Ngunit nang papahanda rin niya na ito, ay biglang umatras ang babae sa harap niya. Kaya naman natumba si Trisha sapagkat nagpreno siya upang hindi ito masagasaan. Grabe ang iyak ni Trisha noon. Ngunit pinaliwanag din sa kanya ni Maki na walang material na bagay ang makakatumbas sa kanya. Kaya huwag niya nang isipin kung ano man ang damage na nangyari sa kanilang motor. Ang mahalaga, siya ay ligtas at walang napilay sa kanya. Grabe talaga at napakabait ni Maki kay Ma'am Trisha. At nasinintindi niya pa ang kalagayan ni Ma'am Trisha kaysa sa big bike na nagasgasan ni Ma'am Trisha.
Hanggang dito na lamang ang ating update sa nakakapanabik at napakasweet na istorya nila Maki at Risha. Maraming salamat sa panonood. Bye!